Okay guys, so hello and welcome sa ating channel, especially sa mga bago dyan. Please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dahil pinag-uusapan natin dito lahat about my DeFi Pet, di ba? When it comes to the game, sa anong opinion ko, when it comes with their decision sa mga changes, even when it comes to trading DPET, so everything that is related to my DeFi Pet ay tinidiscuss po natin sa channel na to. So kung gusto mong lagi kang updated, please consider subscribing. It motivates me to make videos almost every single day. So ngayon, syempre may post ni my DeFi Pet. Ayan, 3 hours ago na. So tayo po ay may tinapos lang regarding sa business, kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng time. Pero of course, dadaanan natin to, and nakikita ko na mahaba. So bilisan natin basahin, tapos try nating himay-himayin kung ano yung mga significant or kung ano yung mga importanteng information dito. Okay? So ayan, so sabi nila dito, "Hey DPET holders, over the past year, we the V1 Pets have accompanied you through the most intense boss fight events and have a deep connection with all of you. All that time breeding, raising, farming, and staking together is always a happy time together for us, players, and the My DeFi Pet team." Alright, so yeah, lalo na kung sa mga inabutan nyo pa yung mga OG natin, yung mga talagang nagsimula ng maaga, inabutan nyo lahat ng event, yung mga pa-staking pa nila, mga BSCS pa na yung mga ganyan, ayun na, nakaka-relate kayo. Alright, so move on tayo dito. "However, life evolves and we, the Pet Generation 1, should move on to the grander things as well. Last time we asked you to vote for the evolution of Pet V1 to Pet V2 and the result was well decided. In round 2 of our voting DAO, we would love to know your opinion on the next action with the Pet V1 egg in my DeFi Pet." So ayan nga, once again, kung hindi pa kayo updated, confirmed na nanalo sa voting is yung ibabaguhin na lang yung Pet V1 to Pet V2. Syempre, excluding lang si Panda tsaka si Aushun, right? Kasi considered pa rin sila sigurong Pet V1, dahil ngayon pa lang naman i-introduce yung Pet V2. Okay? Now, eto na. Eto na yung second voting, guys. From May 24 to May 28, the voting system will be activated. So, May 24 ngayon. So, titignan natin later yung link na to. Alright, so it's you and only you are the one holding power to change this world, Anep. Alright, "After that grand day, the future will be changed in 2 directions." Okay. Tingnan natin. So, option 1, stop selling Pet V1 eggs. Existing pets won't be able to breed or evolve anymore. However, the pets can still be playable, traded, and become spirits. Pets V2 will have all the features. Okay. Now, tingnan naman natin ang option 2. Continue selling Pet V1 eggs. All Pet V1 features and functions stay the same. At the same time, Pets V2 will be introduced as well. So, medyo contradictory to guys, itong option 2 do sa ginawa nating unang trade. Kasi kung gagawin natin itong option 2, para saan pa yung ginawa nating voting, di ba? So, yun lang naman ang opinion ko kasi parang in a nutshell, yung first voting kasi is gusto mo bang magkaroon ng side by side yung Pet V1 at Pet V2, mag-coexist sila at the same time? Yun yung ayaw kong mangyari kasi syempre mas marami kang i-collect na pets, 'di ba? Kung gusto mo i-collect lahat, tapos syempre mas maraming DPET ang gagastusin mo, mas marami kang i-evolve, mas marami kang i-hatch, 'di ba? Who knows pa kung gaano mo kabilis ma-hatch 'yun dahil mas dumami na yung variation ng pets, right? So that's the reason why I voted for the option 1, at siguro yun rin yung reason kung bakit majority ayun ang vinote, kaya nga yun ang nanalo. Pero ito, option 2 na to, ay medyo contradictory kasi pag sinabi niya ditong all Pet V1 features and functions stay the same, tapos Pet V2 will be introduced as well. So magiging side by side pa rin sila, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Not unless they're pertaining kay Panda tsaka kay Aushun. Pero hindi naman siguro, ba't pa magvo-vote? Eh hindi naman mare-remove si Panda talaga at si Aushun dahil basing it dun sa website nila, wala namang bagong Panda at Aushun na papalit sa kanila dahil wala namang ibang dark and light element dun na pet. Di ba? And I would strongly suggest guys na pag-isipan natin maigi to kasi medyo confusing
hindi katulad nung unang voting, 'di ba? Or ako lang ba mabagal makagets? So pag-usapan natin sa comment section, guys. Let me know ano ba ang sa tingin niyo. Ano ba ang mas prefer niyo dito, guys? So syempre, after I read this siguro a few more times at pag-isipan ko, siguro gagawa pa ako ng follow-up video kung ano talaga yung mas prefer ko na option dito. I would strongly suggest, guys, na huwag niyo madaliin yung pag-vote. Wala namang bearing yan, guys, kung mauna kayo or mahuli kayo. Lahat naman tayo ay makakakuha ng reward. So as you can see here, guys, same pa rin. May 24 to May 28 nga, sabi nila. Ayan, so yung 1 DPET pa rin is equal to 1 vote. So kung may 100 kang DPET, may 100 votes ka. Alright, now in this voting round, voters will also have a big chance to earn new unprecedented in-game items. So once again, katulad nung last time, although parang wala pa yatang nakukuha yung mga tao na in-game items, tulad nga nung sinabi ko sa previous videos na it's unlikely na mga silver or pet food ang ibigay nilang prizes or rewards sa pagvo-vote. Kasi usually tinatawag nila yung mga yon, or they refer to those as in-game resources. Ito kasi ay in-game item. So feeling ko magbibigay sila ng mga bagong items na i-introduce nila sa game. Pero opinion ko lang naman yun. I may be wrong, di ba? And of course, tingnan na rin natin tong link if working na siya ngayon. Okay. So active na, stop selling pet V1. So may mga nag-vote na, no? May mga nag-vote na, ang majority ay stop selling pet V1 eggs. Ito naman ay continue selling V1 eggs. Okay? So magkakaalaman to very soon, guys. Tingnan natin dito. Ito na naman ang options natin. So option 1, stop selling pet V1 eggs. Existing pets V1 won't be able to breed or evolve. Okay. So feeling ko may bearing to, guys, eh. Kasi pagka nangyari na tong change na to, guys, feeling ko malaking factor. Kasi bakit ko sa tingin yun, guys? Dahil kung marami kayong pets ngayon, katulad nung ginawa ko na in-evolve ko muna yung mga pets para nga mas malaki yung chance na mas magandang spirits ang makuha pag nagbasag na tayo. I mean, pag okay na yung metamask. At the same time, para dalawa-dalawa agad ang makuha. Syempre, mas tipid yun, guys. So, explain ko yan ulit in another video para hindi tayo humaba. Now, kapag nangyari na to, I don't know how soon ito mangyayari, hindi na natin pwede i-evolve yung ating pets. Yung V1 pets na we have right now. Now, what I'm thinking kasi is, are we just going to transition? Kasi yung iniisip ko, yung mga pets na meron tayo ngayon na V1, for example, may Adonis ka, magiging Adona or Adona, diba? Yun yung iniisip ko do sa unang voting. Now, it makes it more confusing, diba? Kasi ibig sabihin nito, mag-i-exist pa rin yung pets V1, right? Nakakalito. To be honest, guys, nakakalito. So ako, hindi muna ako magvo-vote. Siguro pag-iisipan ko muna yung options talaga, kung anong feeling ko ang mas okay. And syempre gagawa ko ng follow-up video on that. Now, ang dami nang nag-vote, guys. Usually yung iba ay 89%. So sure ball na to, dito na tayo lahat bumoto, dito na. So pag-isipan muna natin, guys, maigi. hindi naman to paunahan. Sabi ko nga sa inyo, until May 28 po ito, pwede tayo mag-vote. So, yun lang, guys, sa ngayon. Syempre, ako, ngayon ko lang kasi talaga nabasa, guys. So, hindi ko pa siya talaga napag-iisipan. So, when I have the time pa para i-review at mas intindihin kung ano mas better option, then I will make another video. Pero once again, that's only my opinion. Syempre, hindi porket sinabi ko ay susundin nyo, di ba? Kung anong gusto nyo, dun kayo. Kung anong mas tinitubok ng inyong puso, di ba? So as usual, guys, gagawa tayo ng mga follow-up videos, updates kung sino lamang sa voting and what not. Election pa rin, di ba? So ayun, guys, if may napulot kayo na
informative, helpful, entertaining whatsoever sa video na to. Once again, please consider subscribing, liking the video, clicking the notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So yun lang muna guys for now. Keep safe always and God bless. Bye!